talking about the policy, I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible ng for any specific death. Crime. Yes, sir. You spoke about specific at saka, crimes. Kung sabihin ko I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin 'yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to Mr. a normal Mr. Chair, trying level. Trying to pin me down on it. Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. No, Mr. Chair. I'm not trying to pin you down on exchanges air. Are no longer productive. Mr. So Chair, do not pin me down on semantics. You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno. At doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto kita, lang ma'am. Ito, ang... Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para yes. Masabing nanlaban. Correct. Correct. Para it was a very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect yes. Po, if I may say as a it's civilian, okay, sa professional police. It depends kayo, on, Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, it's not my hindi view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka mayor, pagka prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat kayo, Mr. Dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never totoo had po, a chance Chair. To solve the problem of a community. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung... Ano yung policy ng presidente? Nakuha ko po, policy maker din po ako. I was talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible for any specific death. Crime. Yes, sir. You spoke about specific at saka, crimes. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. Trying to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. No, Mr. Chair. I'm not trying to pin you down on the exchanges air. Are no longer productive. Mr. So Chair, do not pin me down on semantics. So i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Ma'am, una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. Walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi basta excited. If you are offended by the demeanor,
Then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka hindi, sadali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabihin ko kayo. Wala akong pera. I'm not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. Nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan niyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi niyo daw, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers, trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya, ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang pong trabaho. Patayin sila kaysa ipreso sila? Wala akong pakialam dyan sa criminal, ma'am. Thank you for making that off record. Akong pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta.
Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto kita, lang nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Otidero. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag mo kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at huwag mo ding kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming video. Maraming salamat po.